end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong you know, we earmark this certain... Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba, kunwari ikaw may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi, tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance, halimbawa, as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DPM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ang agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. So, very specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yun during the time of President Marcos, na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba?